CEO ng ABS-CBN. Bumisita di umano sa BBM headquarters. Bounce. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please like the video and subscribe at i-click on notification bell para magiging updated ka sa susunod na mga video. 2 taon simula nang mawala ang prangkisa ng ABS-CBN ay patuloy pa rin umaasa ang mga kapamilya fans at mga nagtatrabaho dito na makakabalik na muli sila sa national television. Tila hanggang ngayon naman ay patuloy pa rin ang paggawa ng mga paraan ng mga executives ng ABS-CBN para maibalik ang kanilang prangkisa na hindi inaprubahan ng Kongreso dahil sa patong-patong na issue. Ayon naman sa kolumnista ng Pahayagang Abante na si Joey Baramida, ay tila nililigawan na ni ABS-CBN CEO Carlo Cattegbach ang susunod na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang mabigyan sila ng tsansa na makabalik sa telebisyon. Sa kolom ni Baramida ay sinabi nito na nakatanggap siya ng impormasyon na bumisita si Cattegbach sa headquarters ni Marcos sa Quezon City. Hindi naman kumpirmado kung ano ang naging dahilan ng pagpunta ni Cattegbach sa headquarters ni BBM. Ngunit marami ang naniniwala na may kinalaman ito sa prangkisa ng ABS-CBN. Ane Barameda, may nagkwento sa akin na noong isang araw raw ay namataan si Mr. Carlo Cattegbach, Big Boss ng ABS-CBN sa BBM headquarters sa Mandaluyong City. Dagdag pa niya, nagtanong yung nakakita kung sino yung dumating at binanggit daw ng guard na si Carlo Cattegbach. Hinihintay naman ng mga netizens ang magiging kumpirmasyon mula kay BBM kung bumisita nga ba ang Big Boss ng ABS-CBN sa kanila. Matatanda na hindi rin maganda ang kasaysayan sa pagitan ng ABS-CBN at ng mga Marcos. Komento naman ng ilang netizens. Please naman, bayaran niyo muna yung dapat bayaran. At least makatulong man lang sa mga pobreng mamamayang Pilipino. If not, gamitin yung pera sa pagtulong sa mga biktima ng natural calamities. Sana manindigan si BBM at bigyang importansya at respeto ang pinaglalaban ni Tatay Digong. Mr. President, huwag na huwag ninyong bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Yun ang magiging isa sa malaking pagkakamalan nyo kapag binigyan nyo sila ng franchise. Bayaran nila lahat ng bayaran at harapin nila ang dapat harapin na kaso. Remember, Mr. President, halos lahat sila mula sa mga bias na reporter, mga laos na artista nila, at yung mga walang alam ay tinawag kayo. Huwag na lang. Naliligaw na kay BBM, di ba almost 100% sa mga directors, artista, starlets, has-been, TV, radio talents na bumabatikos kay Bongbong galing sa ABS-CBN? Were they doing it on their own accord or moving according to the wishes of their puppet master? Hindi na kailangan makabalik yung ABS-CBN. Sana huwag makalimutan ang ginawang mga pagkakamali ng mga may-ari at mga executives ng network na yan sa bansa at sa taong bayan sa loob ng napakahabang panahon. Remember, having a network franchise is only a privilege.